Hello mga kapamilya, ako po si Pamu Pamurada. Hello po, ako naman po si Julian. And I'm Bianca, and welcome to the Kapamilya Confessions Quarantine Edition. Hindi pa rin natatapos ang pandemic, pero gagawan at gagawan pa rin natin ng paraan para makapaghatid kami ng saya sa inyo mga kapamilya. Kaya iniimbitahan po namin ang lahat sa ating kapamilya na abangan ang pagbabalik ng Katniel sa inyong mga TV screen dahil mapapanood din na po kami muli ngayon ang teleserye na siguradong puno ng kilig, drama at suspense. Ang Too Good to Be True directed by Direct May Cruz at Alviar. Yes, at pwede niyo pong mapanood ang advance episodes sa Netflix ngayong May 13. Sa iOneTFC naman po sa May 14 at syempre sa May 16 naman sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, Jeepney TV at sa TV5. At dahil live na live tayo ngayon, send in your questions at shout out at babasahin at sasagutin namin yan lahat. Pero bago yan, ay sasabak muna kami sa This or That Challenge. Ano guys, game? Yeah! Okay, first, dog or cat? Dog. Then. Next, career or love life? Oh, may pilihan. Career. For now. Career. Career din ako. Career. Next time. K-drama or American dramas? Korean K-drama. Same. Yeah, K-drama. Short hair or long hair? Long hair. Long hair. Chucks. Short hair. Call or text? Call. Text. Pwede bang ano? Depende sa pag-uusapan. Hiking or swimming? Swimming. Swimming. Instagram or Twitter? Or Facebook. Instagram. Movie or teleserye or digital series? Movie. Lahat ako. Drama, yes, or comedy? Dapat tayo lahat. Drama ako. Catherine o Daniel? Catherine. Both. Questions from netizens. Okay. Hi, ako. Go at the jail. Basahin. Okay. Galing kay at Katnia Supremacy. Hi sa cast ng Too Good to Be True. Pwede niyo ba kaming kwentuhan tungkol sa mga characters niyo dito sa bagong Katnia teleserye? Okay. Go. Hi guys. By the way, ako nga po pala si Pamu. Gaganapan ko po dito si Gemma. Si Gemma po ang kasambahay ni Lolo Hugo. At ako po ang isa sa mga nagmamarites sa loob ng bahay ni Lolo Hugo. So, watch out guys! Gaganapan po dito si Pat, ang little sister. Actually, ang little sister ni Ali and ang yung anak ni Margie. Okay. Next, ako naman po si Tox dito. Kababata po ako ni Eloy na ginagampanan po ni Daniel at ni Red and ni Daddy Ayes na ginagampanan naman po ni Yves Flores at Matt Evans. Okay? Next. Go Ate Pam. Wait lang, asahan. Question. Okay. From Pinkalicious, mas kinakabahan ba kayo o mas na-excite nung nalaman niyong makakasama niyo ang Katniel sa serye? Ako parang... Go, Jillian! Ay, sorry. Go ahead. sorry. Okay, ako muna. Both. Unang-una kasi,
first teleserye ko. So, hindi ko alam kung paano nag-work ang teleserye. Kasi mas movies talaga ako. Tapos, ang kasama ko pa, Katniel, na alam naman nga natin na isa sa mga pinaka-malalaki na love team dito sa Pilipinas. So, alam mo yon, ang daming manonood for sure sa atin. Kaya talagang pressure din dahil kailangan ko talagang galingan sa acting. Yon. Ako actually same, parang it's a mixture of both kasi bilang yun nga first project ko rin to. So parang di ko alam kung anong gagawin. Nasaan yung first taping day namin, first salang ko yun ever. So sobrang kabado ako. Tapos yung unang ka-exena ka po nun, si Ate Kath. So sabi ko, oh my God, sobrang kinakabahan ako noon. As in, parang hindi ako makahinga. Sabi ko, ano ba ako hinga? As in, di ko, sobrang kabado ako. But at the same time, I was so excited because, you know, sino bang hindi ma-excite kung kasi niya lang katrabaho mo, diba? So, diba, sobrang blessed natin, guys. So, yun. Kasi dati, diba, napapanood lang talaga natin sila. True. Pero ngayon, nakakatrabaho, nakaka-eksena pa. Yes. Ako naman, feeling ko noon, pareho. Kabado at excited. Kabado dahil ang tagal ko na ulit silang hindi nakatrabaho at ang tagal ko na ulit silang hindi nakasama. So, na-excite naman ako dahil may bago na naman akong madi-discover at may bago na naman teleserye ang aabangan. Hindi lang ako, kundi yung Katniel fans at syempre, tayo lahat. So, yun yung feeling ko. Ito naman, from Ika Reyes. May pressure ba kayong naramdaman knowing na may mapapanood din sa Netflix ang mga episodes ng Too Good To Be True? Oo. Ano to dito? Siyempre kasi ito, hindi lang ata tayong mga Pinoy ang makakapanood nito, kundi mga taga-ibang bansa na rin makakapanood nito. Diba? So, medyo kinabahan ako. Pero na-excited pa rin. May excitement pa rin ako. Kabado pero excited. Totoo, I agree with Ate Pamu. Kasi, pero masaya din ako na, papalabas din tayo talaga sa Netflix. Kasi, di ba, parang Korean drama din na talagang umaalagway yung mga projects nila sa iba't ibang bansa. Sana ma-achieve din natin yun at Filipinos. Yeah. Di ba? Yes. Tsaka, sobrang saya ko na, ang alam ko, ito yung first ever na show na ipapalabas sa Netflix bago siya i-air on TV. So, sobrang proud, diba? So, like, the fact na part tayo sa project nito is just so heartwarming. And, ayun, sobrang nakaka-excite. Especially na, syempre, may mga iba tayo, mga kapamilya or friends na syempre busy sa work. So, ma-watch din talaga nila at their own time and their own convenience. Pwede nila ulit-ulitin yung kung ano, diba? So, ayun, sobrang nakaka-happy, nakakataba ng puso. Yeah. Okay, next. Galing naman to kay Fly with Ariella. Hindi lang Katniel ang big artists na makakasama nyo dito. How was it working or being on set with Miss Gloria Diaz, Sir Ronaldo Valdez, and Miss Irma Adlawan? Mga bigatin ang cast. Grabe. Sabi niya. Sobra bigatin. Nakaka-starstruck. First of all, na-starstruck ako kay Tito Ron, Ronaldo Valdez. Dahil matagal ko na siya napapanood from the past pa na mga movies and serye niya, napapanood ko na siya. So, medyo na-starstruck ako, pati kay Miss Gloria. Medyo, kay Miss Gloria naman, nagkaroon ako ng parang masumis si Miss Gloria. Parang nakakatakot, lapitan ko ha. Pero, yun nga, habang tumatagal na nakakasama mo sila, sina Tita Irma, parang gumagaan din yung pakiramdam ko na, okay, sila katrabaho, masaya, tutulungan ka nila, they will help you sa script. So, nakakatuwa and exciting.
Ako naman, almost the same din. Sobrang nakaka-starstruck sila. Though, never pa ako nagkaroon ng eksena with Tito Ron, Tita Irma, and Miss Yu. Pero, nakakausap ko sila on set in between takes. And sobrang, ang dami kong natututunan sila. Like, si Tita Irma, binibigyan niya ako lagi ng acting tips. Feeling ko, one time, parang workshop niya ako. As in, mga isa-dalawang oras sinuturuan niya ako and everything. After that, yung next day ko, parang, tapos pinanood ko yung preview. Sabi ko, shucks, ang laki ng pinagbago. And ang dami nilang natuturo talaga sa akin. And it's parang sobrang, I'm so blessed na parang kahit papano, we have them as our mentors din. Kasi syempre, mga legends, mga ito, mga icons. And bilang, you know, ako bilang baguhan sa industriya, it's nice to have someone like them to guide me, you know, diba? So, ayun. Totoo. Totoo yung mga sinabi ni Ate Pamu and ni Bianks. Si Tito Ron din, hindi ko pa nakaka-eksena. Si Miss Gloria Diaz, hindi pa rin. Si Tita Irma yung nakaka-eksena ko. Actually, nakatrabaho ko na si Tita Irma sa Four Sisters before the wedding. Pero, so medyo magkakilala na kami. Pero alam niyo yun, kapag naka-eksena mo kasi si Tita Irma, grabe, natitense talaga ako. Kasi, syempre, di ba, alam naman natin kung gaano kagaling si Tita Irma. Pero yun, kagaya nung kaibigan talaga, nag-usap din kami ni Tita Irma about acting, ganyan. So, ang sarap na makakuha ka ng mga advice from actors talaga na veterano na at magagaling talaga, diba? So, yun, isa lang din talaga masasabi ko is sobrang swerte na parte ko ng project na to kasi ang dami ko nakakatrabaho na marami ako nakukuhang learnings. Okay. From Kevin Madness naman, magkakaroon ba kayo ng love team dito sa teleserye? O kung wala, gusto nyo bang magka-love team kayo? Go, Jillian. Actually, parang sa nabasa ko pa lang sa script, parang I'm not sure, parang wala. Pero alam niyo yun, kung bibigyan ako ng chance to have a love team, kung nakikita yun ng management, why not? Pero masaya din ako na kaya ko yung sarili ko na versatile ba? Kaya kong isa, parang ganun. Wow, kaya kong mag-isa. Kaya ko matalaga. Wow, independent women. Correct. Bianks. Ako naman so far wala naman ako nakikita sa script and so far wala pa namang pinapasok sila direct or management, pero kung bibigyan ako ng chance, why not, diba? I feel like it would be a really great experience. Gusto ko magka-love team, guys, kasi alam mo, parang ay, sige lang magpabebe, gano'n. Pero, wala pa naman. Pero, we'll see. Ikaw, ito pa mo. Gusto ko yan. Ang sarap lang magpabebe. Totoo yun. Very true. Ang sarap kaya sa feeling ng my love team. Pero dito, guys, sasagutin ko, parang... nag-imagine ako magka-love team dito. So, dapat abangan nyo talaga. Abang-abang? Oo. Pilingera kasi ako eh. So, feeling ko may love team ako. Ito naman from Lenny Ann. Ano para sa inyo yung nangyari sa inyo na mapapasabi kayo ng this is too good to be true? Ako? Go, Ate Pam. Wait lang. Dito sa show na to? Yung question, siguro, ano? Siguro in real life. In general, oo. In general? In real life po. Actually, ako yung ito, yung artista ako until now. And up until now, I have worked. So, yun yung nasasabi ko, too good to be true talaga to until now. Hindi pa rin ako makapaniwala na, guys, 10 years na ako sa showbiz! So, yun yung too good to be true for me. Ikaw, Ate Jel. Tingin ko pareho din kay Ate Pamu kasi hindi ko inexpect or like hindi ko inisip nung bata pa ako na mag-aartista ako. Doon nagsimula ako sa commercials na hindi ko rin naisip na magko-commercials ako kasi sa mahihain talaga ako, as in may time na umiiyak ako sa audition for commercial, gusto ko na umuwi, ganung level. Pero dumating sa point din na parang
biglang dumating na lang sa akin na parang mahal ko tong ginagawa ko. Parang ito yung dapat kong ginagawa sa buhay. So, ayun, minahal ko tong ginagawa ko. And ito na nga, tuloy-tuloy din yung projects. Too good to be true. And ito na nga rin, first serye ko, Too Good to be True, kasama ang Katniel at yung mga iba pang magagaling na mga artista. Bianca, ikaw? Siguro ako din, career-wise, I'm just super grateful na nakakapagtrabaho na ako at the same time na nakakapag-aral pa rin. I mean, mahirap man siyang balansehin, pero it's for me too good to be true na nagagawa ko siya. May nagagawa ko para sa sarili ko and at the same time may nagagawa ko para sa pamilya ko. Mm-hmm. So, for me, I'm very happy na I'm working and I'm doing something that I love. And nabibigyan tayo ng magandang project. And actually, when I got the call from Sir Miko, yung manager namin niya to Jillian, nagagawin ko itong Too Good to Be True, I was watching pa nga ako sa'yo. Tapos, tumawag siya and told me, okay, Bianca, you're doing a new project. Tapos sabi niya, kapatid ka ni Katrin. Tapos halos tumili ako noon. You know, screaming. So, ayan, I think yun din, one of my Too Good to Be True moments. So, ayan, very happy ako. This one naman from Rosas TV. Sabi niya, paano kayo nagme-memorize ng lines at paano nyo pinaghahandaan yung bawat eksena na gagawin nyo? Ate Pamu. Ako, pagdating ng script, binabasa ko na siya, tatapusin ko, tapos pagdating ko sa set or pagdating ko sa hotel, ang gagawin ko, magra-run through ulit ako. Tapos babasahin ko yung eksena na kasama ako. Mm-hmm. Kunyari, bukas na yung taping, babasahin ko yung eksena na kasama ako. Para ma-ano lang, parang, alam mo yung ma-refresh ka lang sa binasa mong script. At saka matandaan mo kung ano ba dapat yung mabigay mo doon, ano ba dapat yung action, bakit ganun yung scene. So, ganun. Bianca. Well, ako, super bago pa rin naman ako here. So, I don't know kung ano yung tamang way or ano yung tamang formula. Pero ako, personally, yung ginagawa ko is I try to read the whole script talaga. And binabasa ko siya, like, out of, like, fun lang talaga. Like, gusto ko talaga binabasa yung buong script. And I like reading the story. I like seeing it and viewing it in the perspective of the viewer kung paano nila mapapanood, and I try to visualize it para kahit papano alam ko kung saan ang gagaling yung eksena ko, kung paano ko siya ahatakin, kung paano siya i-attack. So, after that naman, of course, I read my part and then I try to memorize it. But noon, ang ginagawa ko, minamemorize ko siya ng minamemorize to the point na hindi ko naintindihan yung sinasabi ko, so nakakalimutan ko yung emotion. Pero, of course, actually, si Ate Jillian, tinutulungan niya rin ako. She gives me tips and tricks and how to do it. So, yung ginagawa ko na lang ngayon, iniintindi ko na lang talaga. Sabi niya sa akin, I don't necessarily have to memorize it word by word as long as naintindihan mo yung flow and everything. Correct. Yung mo naman. So, ayun. So, Ate Jill. Ako, depende. Well, kagaya din nung kay Ate Pamo, gusto ko binabasa yung buong script. Pero hindi ko siya i-memorize agad doon. Kasi baka yung assumption ng iba is kailangan mo i-memorize yung buong script. Hindi mo siya kayang i-memorize ng isang ganunan. So, ang ginagawa ko, babasahin ko yung buong script, iintindihin ko yung mga nangyayari. Tapos, babasahin ko rin yung mga part ko, gaya nung kay Ate Pamo. Pero gusto ko rin yung sinabi mo, Bianca, na binabasa mo siya sa perspective ng viewer. Sabi nila, kailangan mabasahin yung script ng ilang beses sa perspective ng viewer. Ay, parang ikaw, babasahin mo lang siya as a viewer, tapos babasahin mo siya as an actor, kung paano mo na nga siya gagawin. Pero yung pag-memorize, minememorize ko yung mga lines ko kapag gagawin ko na yung eksena mismo. Kasi nga hindi ko siya kayang i-memorize ng isang buuan. Malilito ka talaga. So, diba? Imposible din, pe. Ano, may photographic memory ka. Mahirap mag-memorize, no? Tsaka maguguluhan ka kasi kailangan mo isipin talaga rin yung emotions mo, diba? So, dalawa. Madami kang inisip din, actually. Blocking, yung direction, yung emotion, yung ganon. So, yun.
camera, kailangan mo pa intindihin kung nasan yung camera ko. Diba? Yung mga ganun. So, another question naman from Carlo Farah. Bago nyo mabasa ang script ng Too Good To Be True, tungkol saan yung kwento na naisip nyo, heavy drama ba o comedy? Parang Too Good To Be True. Hindi alam ko na kasi kung ano siya eh. Sinabi na, ano naman? Na-explain na eh. Yeah, na-explain siya. Yeah. Pero siguro, so, siguro for me, kung hindi siya in-explain agad, I would think na rom-com talaga siya. Kasi from the title, I would think na rom-com siya. Yeah. Mm. Parang drama title siya, no? Too Good To Be True. At saka parang, ako meron na akong ano agad na naisip ko, Too Good To Be True. Tapos Katniel gagawa. From yung last ginawa nila kasi, di ba, yung ano, The House Arrest of Us. Sabi ko, baka rom-com to. So ako, naisip ko na, baka rom-com. So tama naman pala naisip ko. Ito naman from Neil Sinadjon. What are your thoughts on love based on your new teleserye, Too Good To Be True? What are your thoughts based on your new teleserye, Too Good To Be True? Love based? Wait lang. Ano ate? Wait lang, babasahin ko ano sabi niya. What are your thoughts on your new teleserye, Too Good To Be True? Siguro para sa akin, may mga bagay na you just have to take a leap of faith onto, like, love. Love is, it's I'll say, nakakatakot ang pag-ibig, diba? Nakakatakot ang pag-mahal ka, kasi minsan pag nagmahal tayo, lubos, nasasaktan lang pala tayo. But at the end of the day, I think love is a wonderful thing. Ayun na makakapit ko. Sa akin naman, siguro hindi mo mapipili kung sino yung mamahalin mo at kung sino yung gusto mong magmahal sa'yo. Yun. Yes. Ako naman, siguro ang love ay not a base feeling. Ano daw? Feeling ko lang naman yun. Hindi naman nababase talaga sa feeling lang yung love o sa nararamdaman natin. So, yeah. Commitment. Dito kasi, di ba, yung love, huwag tayong papabudol. Yes. Correct. Ang dami nabubudol sa maling pag... Charot! 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 Oh, totoo naman. Totoo naman, di ba? Okay, eto na nga, last question. Galing kay Cez Valdez. Ano po yung pinaka-thankful kayo sa lahat na nangyayari ngayon sa kabila ng negativities? Ako, eto ha, share ko sa inyo, I'm thankful because kahit na anong nangyari this past 2 years na may COVID, ABS-CBN shutdown, kung ano-ano pang mga nangyayari, kung COVID na yan, lahat, pero nandito tayo. Tayo tayo, may trabaho tayo, kakasama tayo, and gumagawa tayo ng teleserye. Yun talaga yung sobrang thankful ako ngayon. At may teleserye tayo, Too Good To Be True. Bianx. Siguro ako, behind all the negativities, syempre I'm thankful, number one, na may naihahandog pa rin tayo kahit papano sa mga Pilipino na itong proyektong to, I think it's something that will definitely make them smile. Syempre, di naman mawawala lahat ng problema ng Pilipinas dahil lang sa teleserye na to. But, I'm sure na kahit papano, gagaan ng loob nyo. So, I'm very thankful and I'm proud na may handog tayo sa kanilang ganito. So, ayun. Ako, first of all, grateful ako. Tama ba? Ano nga yung tanong? Tama. Thankful. Grateful.
Grateful ako, syempre, na sa kabila nga ng lahat ng mga nangyayari sa atin ngayon, eh, dami naman talaga na mabibigat. Thankful ako na maayos pa rin yung pamilya ko, kasama ko pa rin sila. At syempre, sa mga blessings, opportunity, at mga trabaho nga na ibinibigay sa akin. Lalo na nga itong ano, teleserye, kasi first time ko talaga magserye, at gaya nga ng paulit-ulit ko nang sinabi, Kathniel pa ang kasama ko at mga magagalingan na aktor. So, ayun, masaya ako at thankful at grateful at yun, na may trabaho nga din ako, kasi ang daming nawalan ng trabaho, ang daming nahihirapan din talaga ngayon. So, sa mga maliliit na bagay na meron ako at mga pinibigay ng Diyos sa akin, thankful talaga ako. Yung pagising pa lang sa umaga, eh, di ba? Okay. So, guys, maraming salamat po sa sumubaybay dito sa amin ngayon. Ayun, sana po eh wag niyong palalagpasin, at sana po subaybayan niyo ang Too Good to Be True. Ngayong May 30 na po 'yan sa Netflix, May 14 sa I1TFC, May 16 po sa ibang platforms gaya ng Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z Channel 11, Jeepney TV at TV5. Ayan. Okay, that's it for today, Kapamilya. Thank you for watching Kapamilya Confession Quarantine Edition. Yes, correct. To watch this episode again, just subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. And for more updates, click the bell beside the subscribe button. Ito ba? Somewhere here. Keep safe always, mga Kapamilya. And bye-bye, everyone. Bye! Bye! Too Good to Be True, mamaya na on Netflix! Yeah! Directed by Michael Xavier and directed by Santa Maria! Yes! RG Unit! Thank you, RGE!